Hey guys, welcome to my channel. So today is Thursday night, Friday na sa Pilipinas, no? October 21. Okay, may in-upload akong video kanina, kaso nire-review pa ni YouTube, so gawa ulit ako ng video. Today is a new gun day, actually. Nakuha ko to a few days ago. Tabi ko lang muna tong bala. Okay. Natuwa yung dealer ko sa akin, no? So, by dealer, ganito yung process ng pagbili dito. Pwede ka bumili online, pero hindi yun i-deliver sa bahay mo. I-deliver yun sa dealer mo. Tapos, yung dealer, either store yan or bahay, no? Dealer, meron siyang lisensya to handle firearms. Doon ka sa kanya mag-fill up ng form. Doon mo gagawin yung background check. So, hindi totoo yung sinasabi nila na ano, walang background check. May background check na, no? So, pag wala kang record, makakabili ka ng firearms. Pag may record ka, hindi ka makakabili. Ganun lang kasimple, you know? Okay. So, eto po siya. Ano sa tingin nyo? Yan. Cricket. Chipmunk din to eh. Parang in-acquire ng Cricket yung chipmunk. Eto po siya. Ito yung bagong-bago pa, no? Natuwa sa akin yung dealer ko kasi sabi niya, Jason, ano naman binili mo? What the? Sabi niya, this gun is so unique. Nagpa-picture daw siya kasi hindi daw alam kung kailan uli siya makakita ng ganitong klaseng baril. Ganun siya, no? Yeah. Keystone. KSA. Keystones. Sporting Arms, KSA, ang may-ari ng company. Tapos, nalito pa daw siya kasi nakita niya to. Nakalagay, rifle. Sabi niya, parang yung rifle to, liit-liit. Single shot rifle. So, malamang, yung Cricket kasi, yung Keystone Sporting Arms, gumagawa sila ng Cricket rifle. So, malamang, isa lang ang ano nila, manual nila, mga ganon, no? Ito, pistol. Yan, kaya nalito siya, tinignan niya daw maigi. 10 inch yung barrel nito. Sa Amerika, kailangan 16 inches ang barrel para makonsider na rifle. So, anything below 16 inches, pistol category na yun. Okay, kahit gano'ng kahaba pa yan. Okay, so, single shot, pistol to, hindi to rifle. Ang ibig sabihin ng single shot, isang lagay ng bala, isang kasa, kalabit. Tanggalin mo ulit. Okay, paano? Bolt action siya. Talagay mo yung bala. Tapos ito, pinupull pa yung likod para kumasa and then pull the trigger. So, pag napull mo na yung trigger, open mo yung action, lagay mo ulit yung bala. Single shot. Okay, ano ba specs nito? Sabihin ko muna yung specs nito, ano? Ah, Williams Fire Sights. Yun ang maganda naman dito. Yung iron sights niya, fiber optics. Ayan, front and rear. Green yung likod, red yung harap. Ayan, maganda. Tapos yung grip niya, para siyang target grips. Alam niyo yun, yung mga nagsisilivet shooting sa Olympics. Parang gano'n, may thumb rest pa nga. Kaya kakaiba siya. Ito naman, angled for grip to nung Armelegant semi-auto shotgun ko. Nilagay ko to dito. So, hindi to kasama, ha? Ito. So, rail lang yan sa ilalim kasi nilalagyan to ng bipod. Tapos, pwede kang mag-target shooting sa bench. No? Ano pa? Action, manual cocking, trigger pull, 4.5 pounds. 4.5 pounds yung trigger pull nito. I just found out na pagbago, na safety check ko naman, di ba? Pagbago, habang nanonood ako ng Netflix, I pull the trigger. Make sure na unloaded. Bago pa to unloaded, no? And then, pull mo lang na i-pull yung trigger. Kasi, may dalawang bakal dyan na nagkukuskus. Nakikiskisan, no? Creep, yung creep niya masyadong maganit. Nung una, ngayon medyo nag-improve na. Kasi nga palagi kong kinakalabit. Okay, may nakikiskisan niya. Or either that or babaklasin niyo tapos lilihain niyo. So, mas madali na lang
i-pull mo na lang yung trigger so many times, no? Caliber 22 Magnum to, 22 Magnum, available din siya in 22 LR. So, bakit 22 Magnum ang kinuha ko? Sabi ko kasi single shot pa nga lang eh. Kung isang beses ko lang ito ipuputo, at least sabi ko mas malakas. So, gaano kalakas? Gaano kalakas? Well, pakita ko sa inyo, 22 LR, 22 Magnum. Diba? You have one shot, so make sure na it will count. So sabi ko, okay. At least mas malakas. Diba? And reminder dati, na-mention ko na, no? Mga gantong rim-fired cartridges or ammunition, be careful kasi may isang instance na nalaglag nasa shooting range, nalaglag, tumama sa semento, na-dent yung rim, pumutok, natamaan yung shooter. Kasi nga, ano siya, rim-fired eh. It's very, ano naman yun, freak accident, pero it happened. So, might as well. So, nung nilagay ko tong ano, nilagay ko tong angled foregrip. Isa pang rule sa US, no? Hindi ka pwede maglagay ng vertical foregrip. Bawal yon. Kailangan hanapan ka ng ano, registration. Kailangan mo ipa-register yon. Pero pag ito, angled naman, okay lang. So, nung nilagay ko tong angled foregrip ko from my semi-auto shotgun, sabi ko, parang it's meant to be, ah. Para siyang ano, para talaga siyang stock. And mas madali, maganda siyang hawakan. Oh, mas maganda siyang hawakan. Parang na-complement niya yung stock nitong ano, Cricket. It comes with also in ano eh, wood stock. And then yung isa laminate. So sabi ko ito pinakamura. Ang bili ko dito, $149 to online. Nagkaroon kasi ako ng $100 na gift card. Nagpalit ako ng internet. Binigyan ako $100 na gift card. Tapos yung $25, naalala nyo, bumili ako ng Taurus GX4. May rebate ng $25. So, $125. So, technically, ang nilabas ko lang dito, $25. So, makita nyo yung angled foregrip. May front stop. Ano yung front stop? Para hindi lumampas yung kamay mo pag maikli yung barrel. No, lalo sa mga ano ba 'yun, may ikling shotgun kasi baka lumampas yung kamay mo, mabaril yung kamay mo, no, dahil sa recoil. Pero hindi naman kailangan ng ganun dito, pero maganda siya. It, sabi ko, it complements the stock. And then pag nakapatong 'to, yan, mas maganda siyang ano, mas kapit siya. Anyway, purpose, anong purpose nito? Single shot, trainer 'to. Or plinking, trainer sa mga bago. Kasi, pag may mga baguhan sa firearms, mas maganda huwag muna silang pahawakin ng mga semi-auto. Bakit? Kasi, ang tendency nila, boom, pag nakalabit nila, nakakalabit pa nila, ano, although hindi naman ganun kalast recoil nito, no? Nakakalabit nila sunod-sunod eh. Diba? Maganda yung mga single shot. And then, pagka meron kang ano, mga... may collection ka na ng barrel, gusto mo lang ng kakaiba. Sabi ko, ito kakaiba to. Kasi single shot na siya, tapos maikli lang. Pero 10 inch yung barrel. No? Pwede rin to. Ano, pumasok sa isip ko to, ano eh. Backpacking gun. Ano ibig sabihin? Pag magano ka, kakamping, or ba, ano, magba... pwedeng kasha to sa backpack eh. Kasha siya, ano, ilagay. No? At least may dalang barrel sa, ano, sa woods. Pang hunting, small game, yung pang hunt ng small game, ang small game dito, like squirrels, no? Hindi mo naman siya pwedeng barilin na mas malaking caliber kasi madudurog na masyado yung meat. So at least ito, 22 Magnum, kayang-kaya pa. And hindi ko ito marirecommend for self-defense. Bakit? For the price, mas maraming mas magandang option, no? For self-defense, siyempre, mas recommended kayo yung mga multiple shots or semi-auto. Yung Heritage Rough Rider nga, may 6 shots pa yun eh. Diba? Ito, single shot lang. Talagang for recreational lang talaga. Recreational use. And, sabi ko dahil kakaiba siya. No? Meron itong 22 LR. I don't know kung, pag nagustuhan ko to, pag nag-shooting ako, then ba, I might get the 22 LR. Pero ito yung 22 Magnum. Just because, sabi ko nga eh, at least mas malakas-lakas sa 22. Regular 22 LR.
yan po. By Keystone Sporting Arms. Oh, by the way, ito pa pala kaya ito nabili ko. Threaded ang ano ito, barrel. Madin nyo, sa halagang $149, threaded pa ang muzzle brake niya. So, ibig sabihin, this will be a good suppressor hose in the future. Pag meron akong suppressor. For the meantime, pwede ko siyang lagyan ng muzzle brake. Okay? Maganda kasi sinosuppress yung mga bolt action eh. Kasi wala kang problema sa cycling. So, for the meantime, pwede ko siyang lagyan ng muzzle brake. Kasi may waiting period dito pag bumili ka ng suppressor. So, imagine niyo, pagka meron ka kasing barrel, tapos ipapatread mo yung barrel, it's around $70 to $100 kasama yung shipping, no? So, ito, $150, threaded yung muzzle brake, Williams fire sights, no? And ergonomic grips, actually, parang target grips na nga siya eh. Tapos 10-inch barrel, saan ka pa? Napakamura na siya. So, like I said, hindi ko tinapat sa akin ha, tinaas ko yan ha. So, like I said, hindi ko siya ma-recommend for self-defense, pero some things are better than nothing kung ito lang meron ka, di ba? So, at least, make your one shot count kasi 22 Magnum. What else? I think that's it for now. Next time, papunta ko sa property ulit. Sabay-sabay yung ano ko. Tinaas ko yan, ha? Sabay-sabay ulit yung mga shooting videos ko. Makikita nyo. Kakaiba siya. It's not everyday na makakita ka ng ganitong baril. Kaya natuwan-tuwa yung dealer ko, eh. Sabi niya. Nagpa-picture daw siya, eh. Ngayon lang daw siya nakakita in person ng ganitong klaseng baril. There you go, guys. Cricket pistol. Or chipmunk pistol. Kasi chipmunk yata dati may gawa nito. In-acquire. Nag-merge silang dalawa. And 22 Magnum. Thanks for watching, guys. Fiber optic.